Over-centralization ng kapangyarihan ng gobyerno. Isa lang daw ito sa maraming bagay na kailangan baguhin sa kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas, ayon kay retired Chief Justice Renato Puno. So instead of one center of power, there will be several centers of power. At sa palagay ko, kung ito ay magawa natin, ito ay magre-resulta sa kapakanan ng bayan. Ayon kay Puno, dapat pag-aralang mabuti ang posibleng pagbabago sa forma ng gobyerno na kasalukuyang pinag-uusapan ng mga mambabatas. Kabilang na raw rito ang mga framework ng parliamentary type of government mula sa ibang bansa. Pag-aralan natin yung mga bagong hamon at dapat magkaroon talaga ng unfettered, vigorous discussion about these new ideas. At ang sabi nga nila, ang hatol ay gagawin ng taong bayan. Sa ngayon, pinagtatalunan pa ng mga mambabatas kung paano isasagawa ang CHACHA o Charter Change. Ang gusto kasi ng Kamara, mag-joint voting ng Kongreso sa isang Constituent Assembly o CONAS. Pero sabi ng mga senador, lugi ang mataas na kapulungan kaya mas gusto nila ang hiwalay na butuhan. Si House Speaker Pantaleon Alvarez nanindigang itutuloy nila ang CHACHA sa Kamara sa pamamagitan ng CONAS. Ito'y kahit pa nagpaplano ang Senado na i-boycott ang CONAS ng Kamara. Giit ni Alvarez, kaya namang puna ng mga kongresista ang kailangang boto para amyendahan ng 1987 Constitution. At the end of the day, we will deliver the requirement of the Constitution na 3/4 of all our members. Todas na po yun. Panalo na po yan. Pag nakakuha kami ng 3/4, counting all the members of Congress, including the members of the Senate. Tingin kasi ni Alvarez, hindi hiwalay, kundi bilang iisang lupong boboto ang mga mambabatas para sa CHACHA. May 292 na kongresista at 23 ang mga senador. Gayunman, handa naman daw ang House Speaker na makipag-usap sa mga senador para maayos ang gusot. Si Senate President Coco Pimentel nanindigang kikilos ng hiwalay ang Senado tungkol sa pag-amyenda ng Konstitusyon. Pareho naman yung Kamara, willing naman kaming mag-aral ng possible amendments to the Constitution. Ituloy na lang nila yung balak nilang gawin, itutuloy namin yung balak namin gawin, then saka na kami magbagaan sa dulo. E ngayon sa umpisa pa lang, banggaan na ang gusto nila eh. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines binatikos ang Kamara sa pag-aproba sa CONAS sa pamamagitan ng voice vote. Sa mga importanteng issue raw kasi na kagaya ng CHACHA, kailangan daw ng malawak na diskusyon at masusing butuhan. Ang pagpupumilit daw ng Kamara, maaari-ani lang humantong sa diktadura. Pero kung si dating Chief Justice Puno ang tatanungin, mas mainam na hybrid CONCON o Constitutional Convention ang gawin. Binubuo raw ang hybrid CONCON ng mga nahalal na opisyal ng gobyerno at mga itinalagang eksperto mula sa iba't ibang larangan gaya ng law, public administration, political science, economics, education at religion. Sila ay ihahalo doon sa mga elected para makatulong sila sa pagmalangkas ng konstitusyon. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kung hindi magkasundo ang Kamara at Senado kaugnay ng pag-amyenda sa konstitusyon, maaring dalhin ang issue sa Korte Suprema. Pero mas importante raw ngayon na i-educate muna ang mga Pilipino tungkol sa saligang batas. Lalo't may pag-aaral daw na nagsasabing maraming Pinoy ang hindi alam ang konstitusyon. Sa akin, mas mahalaga yung are the people ready? As far as I'm concerned, overwhelming majority of the Filipinos are lacking in education. I think 80%. Illiterate na eh. Walang formal education lahat eh. Walang elementary, walang high school, walang college, majority, kahit mga voters natin. Kaya I think, educate muna natin taong bayan. Para naman kay dating Pangulong Fidel Ramos, dapat tutukan ang probisyon sa saligang batas tungkol sa political dynasty. Dapat din daw magkaroon ng pagsasanay ang mga mambabatas para sa parliamentary type of government. There are 96 provisions with the 87 Constitution which say as may be provided by law. Ano nga again? Prohibit dynasty. How? You prohibit the president from appointing relatives within the
fourth degree of affinity and consanguinity.